araw, kasama natin si Mami at si Lord Jasky. Hello guys. So, papunta kami ngayon sa Kabanatuan, 7:43 na. Ano oras na kasi? Uwi tayo Blue House. Saan tayo pupunta? Blue House. Sa Blue House? Yep. Guys. Pag tinanong, may kasama ba kayong bata diyan sa car? Baka may bata dyan sa loob ng car nyo? Meron ba? Magaling, magaling. Marunong sumagot sa police. Wala. Joking lang kami. Airport yung bata. Bakit? Pag sinabing may bata dito, anong gagawin ng police? Eat ka ng police? Ha? Eat? Vampire ako. Bakit sino vampire? O, kunyari, tatanungin tayo ng police. Ma, may bata po ba dyan sa car nyo? Yung bata, baka may nagtatago po dyan. Meron po ba? One car! One car! Wala na, Jess. Wala na yung guard. No more na. May pa dyan pa. Saan? Yan. Dyan po? Meron po? Opo. Uy, ako! Kukulihin ka. Ikukulong ikaw pag nakita ka. Aha. So, yun lang guys. Update ko kayo mamaya. Bye! Say bye! Boom! Baba, may mas mo. Ding, ding, ding! like a button. What? Like button. Hit the like button daw, sabi ni Jazz. Bye! Bye! Gawin na steps. Walang idea kung anong steps yung gagawin nila. Service. So, ayan. Kinapit ko yung mic para mas maintindihan nyo yung mga sasabihin ko. Ayan. Nakaliko na kami. Lumagpas na kami ng toll gate. Tawag doon, Bino. Yes, sir. Lumagpas na kami ng toll gate. Naisipan ko mag-vlog ngayon kasi para to sa mga na-stranded, yung mga tinatawag na LSI or yung lockdown stranded individual. Yun. Bago kami makabiyahe ngayon, may ano naman ako, tsaka si Anthony, may IATF ID kami kasi essential worker. Pero kasi hindi na yun ino-honor. Ang kailangan, meron kang travel permit from your municipal city hall. Nami, galing expired na yung IATF. Wala na ba yun? O hindi na nga daw ino-honor kasi yung IATF. Yun lang yata. Dinala ko pa naman yung sa akin. Siya yung naglalakad-lakad ng mga permit kasi may trabaho nga kami pareho. Siya yung naglalakad. Naglalakad siya dahan-dahan. Ang hiningi lang sa kanya kasi yung unang punta niya, ang hinanap sa kanya ay medical certificate. Tapos, barangay certificate. Yun ang kailangan nyo. Unang kailangan nyo, medical certificate, barangay certificate, proof na taga doon talaga kayo. Nami. Yon. Tapos, dinala niya yung... Ano reason? Oo. Tatanungin ka naman doon kung anong reason mo. Kung... Kasi,
pupunta ka ng City Hall, dadalhin mo na yung barangay permit mo tsaka yung medical permit mo na i-issue sa'yo ng barangay hall. Pero free yon, walang bayad yon, guys. Baka mamaya singilin kayo ng barangay nyo, ireklamo nyo. Tapos, pagka nakuha mo na yung mga permit mo na yon, dadalhin mo siya sa City Hall. The City Hall ang mag-a-approve sa inyo. At sila ang magbibigay sa inyo ng travel pass. Ito yung travel pass namin, guys. Kuha muna tong mic dito. Para hindi ako nahihirap ang hawak-hawak ko. Wait lang, guys. Sorry, guys, kung medyo mauga kasi dito ako nag-vlog sa sasakyan. Ayan. So, ito yung permit. Yan, may certification. Tapos, may nakalagay dito, guys, na not valid without official dry seal. So, yung permit nyo, dapat may dry seal ng municipal government nyo. Kasi kung wala, hindi valid yun. So, kasi si Mami, kaya kami uwi ng Kabanatuan kasi dun yung doctor niya. Kailangan niyang magpa-check up na. Kasi simula nung nag-lockdown ay hindi na siya nakapagpa-check up. Kaya na-approve. Ang dapat niya, isa lang ang kasama niya. Ang na-approve lang si Anthony, yung driver. Pinilit lang niya na isama ko. Kasi gusto ko mamuwi. Nakita ko. Kasi tsaka hindi rin kasi pwede ang kasama niya lang driver. Wala siyang kasama na mag-aalalay sa kanya. Eh, hindi lang halata pero senior na yan, guys. May mag-hi ka naman sa vlog. So yon, 1 week siyang pabalik-balik. Kailangan kumpleto yung documents nyo. May dry seal. Madali lang naman, kaya lang siya natagalan kasi nga, senior na si Mami. Tsaka, yung unang... Kaya nga, kailangan yung check-up. Oo. Humingi pa siya ng appointment sa doktor niya na talagang magpapa-check up siya sa Kabanatuan. Kaya in-approve yung permit namin. So, yun lang, guys. Baka nagtataka kayo or wala kayong idea kung paano kayo makakabiyahe yung mga lockdown stranded individual dyan. Pwede naman na kayong umuwi basta may permit kayo at may sasakyan kayo, syempre. So yon, update ko na lang kayo. Nandito na kami sa C5 na to, ay C6 pala, yung mahabang daan. Dati minumotor lang namin to, namin. Itong mahabang daan na to, wait. So yun, guys, kaya kami dito dumaan sa C6 dahil pupunta kami ng Pasig, dadaanan namin si Ate Joyce dahil kasama din namin siyang umuwi. Siya naman, dun siya kumuha ng travel permit sa, syempre, dun sa municipal hall ng Pasig. Kasama namin siyang umuwi, kasama rin namin siyang babalik. So yun, basta kailangan kumpleto kayo ng permit, may mga IDs kayong dala. Tsaka syempre, sa sasakyan, dapat social distancing pa rin. Bawal pa rin yung magkakatabi. Kaya, kailangan, alam ko, maximum of 4 people lang, 4 pax lang per vehicle. So, dadaan muna kami ng Pasig. Sasama namin kayo doon. Tapos, uwi na tayo ng Kabanatuan. Dito na kami sa Kainta. Ayan, at magdadrive through lang saglit ng pagkain. Dahil gutom na kami!
guys. Pa-exit na kami ng SCTX. Nakakawasa na. Pabalik na kami ulit ng Manila kasi hindi papadaanin yung isa namin kasama. Bali-balita ako kasi dito may checkpoint. Sa Tarlac na Bay. Tarlac na ba ito? Saragosa? Ah, Saragosa na? Yes po. So yun, dito daw sa Saragosa may checkpoint. Update ko kayo kung meron nga or wala. Hindi ko na i-vlog guys. Kasi tuwa po yung kape at stress na stress ako dito malagkit. Pero kakalagpas lang namin ng checkpoint ng Saragosa. Papasok na ng pakabanatuan na at ito ang nila. Hey guys! Ako ulit to and it's the next day cut. Sorry kung hindi ako nakapag-update sa inyo kagabi. Kasi dumating kami dito mga 1:30 AM. Morning na siya. Update ko lang din kasi parang hindi ko nasabi sa vlog yung detail na nangyari sa amin. So, ang na-encounter naming checkpoint ay dito sa may boundary ng Saragosa. Hindi, nagpa-vlog ako. Yung basahan dito, malagkit ko. Meron ako basahan dyan ah. Ipinunas ko na yun. Eto, basahin mo ulit yung isa. Tumapon kasi diba yung kape dito kagabi. So, hindi na namin nalinis sa sobrang pagod sa biyahe. Pag galing yan. Basahan ko yun dyan sa pan. Di basa kasi malagkit. Basa ba kailangan? Oo, oo, oo. Di mo ulit eh. Sa likod na ako upo. Hindi, yan na lang. Babasahin ko na lang. So, ayun, going back. May isang checkpoint lang kaming nadaanan. Pero mabait naman sila. Pinakita namin yung mga permits namin. Hindi naman sila nagtanong. So yun, yun lang naman, permit, isang checkpoint lang yung nadaanan namin sa Saragosa. Tapos, medyo madilim lang yung mga clips na nakuha ko, pero, kita nyo naman, diba, solo namin yung, NLEX, tsaka yung SCTX, wala kaming kasalubong, walang nasa likod namin, walang nasa unahan namin, as in, parang ghost town talaga guys, nakakatakot siya. Akala nga namin, naliligaw na kami. Wait, wait, wait. Lamig, umulan kasi dito guys. Saan tayo muna pumunta? Sa Mega. Ano yung wallet mo? Pero nasa mo ba? Yung wallet mo black. Nasa akin? Essential ko. Nasa akin, oo. So yun. Pag may boyfriend kayong ganyan guys, kailangan lahat ng gamit niya, ikaw mag-aasikaso. Sa'yo kahanapin lahat eh. Pag hindi mo dala-dala, sa'yo magagalit. So ngayon, sorry kung ngayon lang ako nakapag-update guys. And may mga gagawin. May mga gagawin lang kami ngayong araw. Hindi ko sure kung magbablog ako, pero isasama ko kayo sa amin. Yun lang, kung nagbabalak kayong umuwi ng province, kasi depende guys eh, depende sa dami ng cases per city, yung higpit. Pero dito kasi sa Kabanatuan, walang lamit ng aircon sa paabi. Dito kasi sa Kabanatuan guys, under GCQ ulit sila. Ang expected namin is sobrang mahigpit talaga dito. As in mahigpit, pero hindi naman. Joshua ba yan? Hindi siya katulad nung higpit na ina-expect namin. Hindi ko alam kung good thing ba yun o hindi. So yun, thank you sa pagsama sa amin and see you on my next videos. Bye! Bye, bye!